Hi, Tagalog. Hello. Ang pagbabalik ng quality interview with Sir, hindi pala Sir, Kuya Joshua Zamora! Okay, first question ko ulit. Ang next question ko, Kuya Joshua, is galing kay Kariza sa FB page. Yan pa, ito po, taga-US pa po ito. So, wow! Opo, worldwide. Wow! Ang tanong niya po is, ang sabi niya po, "Hi Mr. Joshua Zamora. Ask ko lang po if hindi po kung hindi po kayo dancer ngayon, ano po kaya sa tingin niyo ang work niyo or pinagkakaabalahan niyo? Thank you, stay safe and God bless." Wow. Alam niya tuwing tinatanong sa akin 'yan, dahil kung sagot di ko nga din alam. Pero nung time na nag-aaral pa ako, mahilig ako sa mga ano, yung daddy ko kasi noon, mahilig sa mga business-business. So, parang isa sa mga pangarap ko yan, maging businessman. Pero, pinag-aaral ko na siya kasi nag-take up din ako ng business ad. Daming, dumadami yung numbers, nalilito na ako. Medyo alanganin din ako dyan eh. Pero anong gusto niyo? Siguro, kapagka hindi ako naging dancer, siguro, ano lang, baka mag-full-time sa acting. Parang nandun din talaga yung, ano, nasa art pa rin talaga yung game niya. Entertainment. Performer. Parang nandun talaga. Kaya yata nalilinya. Pero Kuya Joshua, di ba po, sabi niya po, parang nahilig din kayo sa pagbibusiness, kaya nag- kayo ng business management. Ano po yung business na nasa isip niyo noon? I mean, nasa hotel and restaurant industry pa? Nasa events? Hindi eh, siguro more on ano ako siguro sa yung mga selling ba? Sa sales? Marketing. Nakikita ko yung mga barkada ko nung bata pa ako. Ginagawa nila yung buy and sell ng mga kotse. Mahilig din ako sa kotse that time pa ngayon. So yun yung isa sa mga naisip ko mag-buy-in. Before, nagtatry-try ako. Pero hindi kaya nung oras ko, hindi ko siya matutukan talaga. Pero at least ngayon may business pa rin po kayo nila, Miss Jopay, di ba po? May business na, tapos meron na career pa. Yes, and the dancing pa. May pa-plug natin. Yeah. Alright. Later. Okay, yung next question naman po natin ay galing kay Trisha mula sa Facebook page. Ayan, tungkol pala to kay Miss Jo. Parang so, ang tingin niya po, hi crush. Crush niya daw po kayo. Miss Jo, bye. Ano na? Paano na? Nagkakilala po. Paano daw po kayo nagkakilala? Nagkakilala kami. Before, siyempre, mga dancers kami, parang ano lang, acquaintance, magkakilala lang dahil dancers, pero not really close. Siguro, mas nakilala ko siya nung time na, nung day 7 days. Nabutan ko yun, day 7. Opo, opo. Wow. Mag-usado po natin ano, day 7 theme song. Yung time nung day 7, ano na ako niyan, actor na rin ako niyan. So, yung manager nila, si Ate Joy, Joy Miss Joy Cancho, tinawagan niya ako one time, sabi niya, uy, pwede ka ba mag-guest sa day 7? Sabi ko, pwede, syempre, nasa pag-artista na ako that time. And, iniisip ko, ina-assume ko na makapartner ko nung una si Rochelle. Oh? Dahil
Pero during that time, si Rochelle and Jopay na yung talaga nakikilala sa sex bomb. Eh, na-assume ko lang na baka si Rochelle ang magiging ka-partner ko dito. Okay. Galing sumayaw. So, pagdating ko dun sa set, binigay na yung script. Sabi sa akin yung director, oh, si Jopay ang ka-partner mo dito, ha? Na-dismayaw ako. Hindi ako nag-film vision niya eh. Nakikita ko sa si Jopay, laging mga boyish type yung ano, mga roles niya eh. Oo. T-shirts, sneakers, jeans. O ganun yung mga datingan niya sa day 7. Sabi ko, ano ako ipa-partner dito? Parang mas macho pa sa akin. Yeah. Tawa ko sa kanya nung time na yon. Alam naman niya yun. Amazona. Talagang hindi ko yung na-expect na kami yung magiging mag-partner. So talagang doon kami nagkakilala, pero hindi pa kami close na. Talagang trabaho lang. Suplada siya. Suplada doon siya sa person. Hindi kami nag-start talaga doon sa tinatawag nilang mga crush-crush. Dapat first time. Wala kaming ganun pa. Wala. Ano una, ano, workmates muna, then friends. Ganun po talaga nagsimula. Pero ako po, personally, sobrang natuwa po ako nung kayo yung nag-end up. Oo. Ako din, ako din. Ilang dancer, tapos nakakatuwa. Oo. Sobrang natuwa din kami talaga. Wow! Kasi, imagine ko dyan eh. Magka-partner kayo on screen. And, basta sinabi lang sa amin na may chemistry na kami. So, magal yung guesting ko dun eh. Kaya, napadami yung pagsasama namin. Mas nakilala ko siya, mas nakilala niya ako. Kaya, dun, ang lagi namin trip, yung ano, food trip. Ito rin po, mas makabanding niya yung kasayaw. Since parehas kayong dancer, parang nakagabanding po yun sa, ano nyo, sa... Oo. Kaya ngayon, talagang ngayon yung peak din ng sex bomb dancers. Eh. So may times na ako niyan eh, promo-promo nung day 7 eh, talaga. Grabe, talagang nagkakagulo talaga eh. At meron kami mga performances and masaya, masaya eh. Kasayo kami lahat. So talagang naging bonding din namin. Pero ano naman po ang pinaka gusto niyong part ni Miss Jopay? Eyes or yung ngiti, yung ganyan? Ano, yung... Pambansa. Next? Hindi pa ba yan? Wow! Ang hita, ang hita. Totoo. Alright, okay. Tuloy na po natin dun sa naputol. Lou, yung last question. Ay, sige po. Ang last question po from... From Ina sa FB page po namin. Ang question po niya is, hi po Kuya Joshua, bakit niyo po naisip na mag-start ng Zumba lessons and bakit po Zumba? Salamat po. Yes, Zumba. Nag-start ako sa pagiging Zumba instructor noong 2014. Ayan, yan yung time na halos retire na ako sa maneuvers. And may mga bagong generations na rin ng maneuvers, so into acting na ako sa theater, sa events. And it so happened, in-invite ako ni Miss Regine Tolentino sa isang event niya, which is a Zumba event. Hindi pa ako familiar sa Zumba noong time na yun. So ang ano dyan, ang rules nila dyan, if you're not an instructor, hindi ka pwedeng... Pwede kong magsayo on stage, pero hindi ka pwede mag-lead. Meron sila talaga ng ano dyan, restrictions. So, ang ginawa ko, nag-ano lang ako, tawag namin doon, shadow or backup dancer. So, nagbabackup lang ako sa mga instructors. Hindi ko, na-enjoy ko naman, na-enjoy ko yung time niya. Ang nakita ko lang na maganda doon, yung pag nagsasayo ka, yung lahat ng tao sumasayo. Yes. So, time na yun, even, yeah. 100 yung time na yung tao doon. So,
talagang iba yung pakiramdam. Nakikita mo na yung sumasayo on stage, tapos yung audience mo talagang sumasayo din. Like before nung time namin, kami lang yung performer, kapalakpak sigaw lang yung mga tao. Iba dito, nakikita ko na parang kakaiba naman, sabi ko, aside from performing ka, you instruct them to do the dance. So siguro, nagamit ko yung experience ko na as a performer and as a teacher nung time din yun. So na-combine ko siya. So, nung sabi ni Regine, sige, mag-try ka, mag-ano kahit sa dalawang araw kasi yung ano din eh, yung papasukan mo para makakuha ka ng certificate. Ah, may certificate ba ka na? Hindi din siya, basta-basta din talaga magiging instructor ka. Oo, maraming din siya ba? Okay. Sabi ko, iba pa rin yung matututunan mo kapag nag-aaral ka. So, nag-aaral ako sa isang tawag natin dito sa Philippines. ZES yun. ZES or ZES. Zumba Educational Specialist. Talagang nagtuturo sila na pagiging Zumba instructor. So, tinay ko yung 2 days, dalawang whole day. And after getting my certificate, tumalang na ako sa mga events. Dami na. Tapos, nanganak na nung nanganak on FB, on Instagram yata. Dami na. Basta dami nang nagko-call sa akin na magkaroon ng event and isa ako sa mga guests nila. So, siguro, yun yung ano plus factor kasi as a celebrity, ano eh, konti lang yung parang time na yun. Kami lang yata dalawa ni Regine Tolentino yung celebrity na factor. Talagang ang lakas talaga, kaliwat ka. Maraming kumukuha. Saka yun yung time na nagpipick na yung Zumba. 2014, 15. Saka ang maganda din po kasi talaga sa Zumba, di ba? Yung healthy. Nag-e-enjoy ka na. Healthy. Nagiging healthy pa yung mga tao. Yes, oo. Nagiging healthy kasi nagbo-burn ka nga ng calories mo. And at the same time, naririnig mo yung mga paborito mong music. Like, for example, ang mga flavor ko, yung mga 90s. So, meron ako mga mashup. Mm-hmm. So, yun yung different flavor ko pagka nasa crowd na ako. Aside from doing my Zumba music, may 90s tayo ng mga tracks. Mm-hmm. Tsaka mga 90s session. Yun, mga pa-session ng 90s. Yeah. 90s yun. Tsaka, maganda din talaga kasi yung Zumba eh. Kasi yung mga iba din, di ba? Yung mga mothers na na-engage sila sa ganyan na parang nakakaroon din sila ng bagong friends. Then, nakakapag-exercise. Nalasan yun nga yung mga participants, mga mamshi. Pero nga eh, the oldest na-encounter ko is 80. Wow! 80! Malakas pa rin naman. Masayo ko. Wow! Sabi ko talaga, pag yung katawan mo is sanay na into activity. Hindi ka basta-basta mag-fade. Tatanda. Isa pa pong maganda sa mga Zumba events, inaabangan mo yung mga attire ng mga... Best attire. Best in, ano yun, outfit. Yes. Di ba, luminous yung mga suot. Mga neon. Mga neon colors. Oo, pabonggahan ng mga ano, outfit bongga. Dyan. Yes. Atin na ba kayo ng mga Zumba events? Opo, opo. Dati. Opo. Nandun sa work yung mga... Parang one time ako ang nag-instructor dun sa natin, nang sinisurgy niya. Oo, oh, ako din. Way back then po yung mga 2014 nga ako siguro. Oo. Oh, tsaka very wide yung mga events ng Zumba eh. Pwede nga mga barangay, pwede mga... schools. Mga provinces, schools. Companies. Ano ko yung mga corporate naman. Oo. Yes. Ano nila private lang. Pero lahat ng employees nila nagsasayaw naman. Yes. Sa amin, ganun ka. Amin. So, ko yung mga complete attires, yung may headband, may wristband. May wristband. Yes. Kami kasi sa Zumba, meron din kaming mga Zumba wear. So, binibili din namin. Simula pero, from photo, pati shoes, meron na. So, feeling ko dahil na since instructor sila, mas required sila na. Para mas mag-umuli. Sa Zumba instructor, kailangan represent Zumba. May shoes din pala for Zumba. Sa bagay, pag ang gamit mo, ibang shoes, baka masakit sa paa. Bumang sa sige po, sige po. Sige po.
Magsusumba na tayo? Magsusumba ba tayo? Ako! Yan, ang pang-zumbas. Ah! Oh, maganda. I like the color. Logo niya. Yan. Ano siya for Zumba talaga? Yes. Ayun na, Zumba. Ay, ang galing. Meron talaga yung Zumba. Pang-indoor na. Pang-indoor. Sa loob na yung Zumba. Oo, wow. Muna tayong lumaba. Okay. So, ang last part po ng quarantine interview natin to Joshua is yung challenge. Ayan na, challenge. So, yes. So, ang gagawin na. Simple steps ng Zumba. Mga basic na steps ng Zumba. Para kahit nandito tayo sa loob ng bahay, makakapag-Zumba din tayo. Yes. Ako kayo. Hirap yata gumalaw dito. Okay, kami lang po yung mga madali. Ayun, mukha pa ganyan. Okay, bilangan po Kuya Joshua. 5, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Kaya-kaya. Ah, diba? Ay, pinapawin ko natin. Ang init dot. Para dun sa mga hindi masyado nag-zumba, alam nyo ba, pag nag-zumba kayo ng 1 hour, you burn 400 to 600 calories. So, depende sa workout. 1 hour lang yun. Ang dami. The more calories you burn. Saka 1 hour yung nakikita ko sa calorie burn ko, mga 600 to 700. Wow. Sa Zumba, I mean, hindi mo napapansin na nakaka 1 hour or more ka na kasi nag-e-enjoy ka. Hindi lang siya basta exercise. Yeah. Masaya talaga. Kaya kung wala kayong ginagawa, i-post nyo rin yung link ko. Meron akong registration form dun sa profile ko. Facebook. Sa Instagram para makita nila yung mga days. Saturday, Sundays lang ako na Zoom. Para sa mga nasa traffic dyan na gustong mag-Zumba, yun. Register na. Kaya Joshua, so okay. Oo nga. Kakamusta yung Saturday po. Yan ay 10 a.m. Pero yung Sunday, 8 a.m. So, cater ko yung US din, tsaka Canada. Oh! Wow! Sa mga taga-California yung party. Ayun, sakto yung nagtanong. Yes! Pagre-register natin yan. Yan. Ito ang experience niya dito sa interview natin. Itong ating quarantine interview. Nag-enjoy po ba kayo? Oo nga po. Oo naman. Siyempre. 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 Sana kung oo naman. Yay! Okay, yan. Oo naman. Yes! Last time nag-guest ko ba si Kayo? Yes! And then, nung nakaraan ko si Jolan din po. Si Textbomb Jolan. Yes. Textbomb Jolan. Yes po. Sorry? Kaya po, baka... Sige po, kaya Joshua. Textbomb Jopay naman. This Jopay. Set up na yata eh. Sige, plug natin yun. Ano namin, no? Sige po, promote na po kayo, Kuya Joshua. Pero i-promote yung mga social media accounts nyo po, mga business, and then yung mga projects nyo po. Sige po, ito po yung time to shine. Alright, time to shine! Para sa ating social media platforms, you can follow me on my Instagram. It's The Real Joshua Zamora.
At yung ating FB page is Team Zamora Warriors. Meron din yun sa IG kasi yun yung sa online selling namin. Yung mga kutkutins. Tawag namin dun cute kutkutins. Kutkutins yung mga peanuts, mga mixed nuts, so beans, ampalo. Marami, sarap. Malakas ang order namin dyan. Tapos ano pa ba? Meron din kaming choco banana bread, which is our every Thursday ang baking ni Mrs. Jan. So every Thursday ang delivery namin para freshly bake. Then meron pa kaming honey. Yan yung honey. Na, natin yung essential ngayon yan. You just mix it with your lemon. Ako, isa sa mga healthy. Warm lang. Zumba na. Tapos yun, bagay-bagay. Before and after mag-zumba, mag... With honey na yan. Sasama na rin namin sa aming selling yung ano, yung barley. Ang ganda sa katawan niya. Eh. Ginagamit din ni Piolo yan. Nila heart and pangalista. So, isasama namin yan. It's under IM Worldwide. Mm-hmm. Siyempre, yung aming Zumba virtual class, yes. Happens Saturday 10 a.m. and Sundays 8 a.m. Kaya kung gusto nyo magpapawis, burn ng calories, matanggal ang stress, matanggal ang anxiety, ang fear, diba? Makisayaw na dito lang sa aking Zumba virtual class, of course. This is Joshua Zamora! Sobrang saya niyan kasi after, before I end my Zumba, maglalagay na ako ng konting tutorial. Yo. Ah, nice. Yes, right. Add flavors. Yes, para merong yes. Diba? So, maraming salamat na Joshua. First, may TikTok din tayo, the real Joshua Z. Yon. Hi. Follow natin 'yan. Oo, nandito na mga family TikTok nila. Oo, nakikita ko rin eh. Happy weekend na! Good vibes! Good vibes! Importante, always stay at home pa rin. Yes! Yes. Safety first. Safety ng family first, and then yung sarili din. Ako isang gustong i-vlog dahil may darating akong meron isang show sa Net 25. Ang title nito is Tagisa ng Galing Part 2. Pag-isa ng galing. Dancers, maglalaban-laban dito, ha? Kaya kung may kakilala kayo, or i-post nyo dyan sa FB page ninyo, auditions are ongoing. Okay po. Tali tayo. 1 million for the grand. Tali tayo. Wow! Huh? Wow! Bulag ng dibiglo yan. So, kami yung pa-judge dito, si Wawi Di Guzman, si Joy Cancio, si Mia ng sex bomb. Oo. Oh, so, sana baka natin yung palabas na yan. Sana maraming audition. Hosted by, of course, the new gen na mga actor, si Ruru Madrid. Wow! Yes, at 25. Abangan natin yan, guys. Abangan natin. Tagi, salang. Abangan yan. Premiere na yan. First week ng September. Yan, Thank you po. God bless. God bless po. Ingat po.